Puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at ng lakas na likas na sa iyong sugo ang Papa na si San Pio upang kanyang patatagin ang pananampalatayang Katoliko at pagkaisahin ang tanan kay Kristo sa pagsunod sa itinuturo niya at ipinakitang halimbawa. Ipagkaloob mong makamtan namin ang walang maliw na gantimpala sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinasasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinom ninyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana, nagpapatay ng mga pinatabang hayop, ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Bakit hindi ninyo pinalalakas ang mahihina, ni ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay? Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala, ni ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Sila'y nangangalat at nilalapan ng mababangis na hayop, pagkat walang pastol.
ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila. Dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi. Ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapan ng mababangis na hayop pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga, makinig kayo mga pastol. Pakinggan ninyo itong aking sinasabi. Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapapakinabangan ang mga ito. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga ng aking mga pastol, mga tupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako ng kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaalkay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, 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 alleluia.
Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang makasundo na sila sa upa ng isang denaryong maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karapatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas naman siya na mag-iikalabing dalawa ng tanghali at nang mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa na iba ring walang ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan. Magmula sa huling hanggang sa unang nagtrabaho, ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tigi-isang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "Isang oras lang po gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis nang nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa namin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa inyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay nauuna, at ang nauuna ay nahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa araw na ito, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ho ni San Pio Ikasampu, St. Pius X. Siya po ay naging Santo Papa late 1800s hanggang early 1900s. Hindi ko na humaalala yung eksaktong taon. Baka meron ho sa inyo dito, buhay na ho nun, no? Sana wala. Baka nasa masutanda pa 100 taon, no? At si San Pio ang naging kanyang kontribusyon sa ikalalago ng pananampalatayang Katoliko ay ninais niya na ang bawat Kristiyano ay tanggapin si Kristo ang tinapay ng buhay. Kaya in-encourage niya na ang mga Kristiyano ay tumanggap ng Eucharistia o ng Komunyon hanggat maaari. Dati ho kasi, isang beses lang sa isang linggo pwedeng magkomunyon ang mga Kristiyano tuwing linggo. At dahil kay San Pio, nais niya na ang biyaya ng Eucharistia ay hindi lamang matanggap tuwing linggo, kundi maaari ding araw-araw, palagi. At ganun din, binuksan din niya ang pagkakataon para sa mga bata na matanggap si Kristo sa banal na komunyon.
Kaya yung age ng First Communion ay binaba niya mula 12 years old hanggang papuntang 7 years old. Para kahit ang mga bata, matanggap si Kristo ang tinapay ng buhay. Maganda rin po, no, bilang tayo mga Kristiyano, ang magandang baon natin sa pagdiriwang na ito ay makita ang halaga ng Eucharistia sa buhay natin. Binubuksan ng simbahan na sana ang mga Kristiyano ay matanggap si Kristo. Ang magandang tanong, handa ba nating tanggapin si Kristo? Handa ba nating tanggapin si Kristo sa buhay natin? Handa ba nating tanggapin si Kristo sa ating pagkukumunyon tuwing tayo ay nagsisimba? Ano'y lumalayo sa atin sa pagmamahal ng Diyos? O yung mga balakid natin para tanggapin natin si Kristo? Lalo na ang kasalanan, siguro, na naglalayo sa atin sa pagmamahal sa Diyos. Na nagiging hadlang sa atin para tanggapin si Kristo sa komunyon. Kaya sa simbahan din ito, nariyan lagi ang sakramento ng kumpisal para ang mga balakid ng kasalanan na naglalayo sa atin sa pagmamahal sa Panginoon at pagtanggap natin sa Kanyang grasya ay mawala sa pagpapatawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal, mas buo nating natatanggap ang biyaya na ibinibigay ng Eucharistia sa buhay natin. At itong daan na binuksan ho ng santong pinagdiriwang natin ngayon, si San Pio Ikasampu, na ang bawat Kristiyano sana ay matanggap si Kristo. At ang hamon sa atin, at ang paanyaya, handa ba akong tanggapin si Kristo sa sakramento ng Eucharistia? Ano yung mga humahadlang sa iyo? Nariyan ang sakramento ng kumpisal para maging marapat tayong tanggapin si Kristo sa komunyon. Siya na tinapay ng buhay, siya na pinagmumula ng ating lakas bilang mga Kristiyano, siya tinapay na nagbibigay ng buhay para sa atin bilang mga Kristiyano. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang pamamaraan ng Diyos ay hindi tulad ng sa atin dahil ang Kanyang katarungan at kagandahang loob ay higit pa sa ating turing at sukat. Lumapit tayo sa Kanya habang nananalig, napakinggan Niya tayo at hindi bibiguin. Ang ating itugon, Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang simbahan, sa pamamagitan ng Kanyang mga misyonero at tagapagpahayag, naway may palaganap ang ebanghelyo ng Panginoon nang may katapangan at pagtitiyaga, manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at sa isa't isa nang walang hinihintay na merito at gantimpala at sa halip gawin lamang ito nang may kabutihan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga walang trabaho naway dagling makatagpo ng kanilang hanap buhay. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway masiyahan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga nagtiyagang mamuhay ng mabuti sa mundong ito at namayapa naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Panginoon naming Diyos, magpakumbaba kaming naglilingkod sa iyo sa abot ng aming makakaya nang walang hinihinging kapalit.
Naniniwala kami na nasa piling ka namin at binibigyan mo kami ng mabubuting bagay dahil sa iyong anak na si Jesus, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong pagpapaunlak, natanggapin ang aming paghahain, loobin mong kaming nagdiriwang ng may pagtalima sa tagubilin ni Papa San Pio ay taimtim na makaganap sa ikapakikinabang ng wagas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si Papa San Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagunita namin kay Papa San Pio,
kaming nagsalo-salo sa banal na hapag ay magkaroon nawa ng pananampalatayang matatag at pagkakaisa sa pag-ibig mong matapat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal panamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati panamin.